Nakatikim na ba kayo ng tikling na tinula mga par tapos lagyan ng bunga ng bayabas? Ay, ito na napakasarap na ito mga par. Dito lang yan sa aming planeta ng mga tikbalang. Intro muna tayo. Dahil dito tayo sa planeta ng ating tikbalang, pagkinin natin dito sa baba, marami palang tikling dito na gumagala-galat. Tikling to ng kapitbahay natin. Ayan, kaya tirahin na natin. Ano pang hinihintay natin dyan? Kukuha na tayo ng pang tali dyan o pang... Ayan, bago natin yan, ano, kukuha lang tayo ng lobe. Tapos like, ganyan lang natin yung diskarte dyan. Tapos ilagay sa bakal yung ginagamit natin. Dahil nahihirapan tayo dito sa pagkuha na ng puno. Medyo tinamad na tayo. Oh, napakadaling hulihin. Ayan, nakahuli na tayo kagad ng tikling. Medyo malaki-laki din yung ating nakuha. Mahigit isang kilo. Bahala na yung kapitbahay natin dyan. Bigyan na lang natin ng isang hiwa para hindi maglikramo. Pag maglikramo naman, ayam yan. May nakakain naman siya dyan, mga par. So, tirayan na natin to. Hindi na natin patagtagalin. Baka maabutan pa tayo ng may-ari. At hindi matuloy yung ating gawing ano dito, gawing tinula na may halong bayabas. At ito na mga par, kita nyo, yun, malinis na kagad. At atin lang itong sunugin para matanggal yung mga balahibo. Hindi lang natin gano'y ipakita sa camera dahil parang bawal ata to. So yan, atin lang sunugin muna mga par para maamoy din ang ating kapitbahay na amoy na masarap na yung tikling natin na huli, tikling ng ating kapitbahay. Gawin natin tinula with bunga ng bayabas. At pagkatapos na sunog-sunogin yung mga par, siyempre atin na yung hihiwain, hindi na natin ipakita sa video para hindi na tayo mapawol dito. Ayan na tayo yung ano, medyo malinis na yan mga par at nasunog na lahat ng mga balahibo niya dyan mga par. Kaya let's go, atin na itong titirahin, atin na itong hihiwain mga par. At dyan na rin si mother naghuhugas ng plato. At ito na natin ang nano na hiwa mga par at lagyan na natin ng bunga ng bayabas. Bayabas yan dito sa aming bundok mga par. Ayan, yan ang gawin natin panghalo. So, atin ang natapos na natin na balatan. Siyempre, atin munang hihiwain bago natin ilagay. Pangit naman din pag ilagay natin ang buo. Parang mas malaki pa at yun sa manok ang ating panghalong bunga ng bayabas dyan, mga par. Ayan, yan ang pasarap dito, mga par. Yung ano ba, yung karne na haluan ng prutas, mga par. At yan ang karne ng tikling. So pagkatapos yan ay atin ang adubuhin muna yung karne mga par bago natin sabawan para mas masarap malasa. At yung atin tirada lang to dito mga par ay ano lang to natin, sariling teknik lang tong pagluto natin dito, sariling teknik lang sa pagluto mga par. So hiwain lang natin na yung katamtaman lang na paghiwa mga par para hindi gaano kalakihan yung kumbaga pari-pariho lang sa paghiwa ng karne ng tikling mga par yung bunga ng bayabas. At ito na, so medyo ano na tayo dyan, medyo na busy na tayo at nahihirapan tayo diyan mga par dahil yung ating istan ay hindi natin nadala dahil nakikiano lang tayo dito, gumagala lang tayo dito at may nakita tayo na medyo masarap to gawing tanghalian kaya atin ang tinitira. O, tosan na lang natin yung ating napaka malalakas ang ano. Bago natin yan, pagkatapos ng hiwain mga par, lagyan na natin ng asin para pang patanggal ng mga hindi kagaya sa atin yung mga tikbalang. Mga inkanto, lagyan talaga ng asin yan mga par. Para hindi man na makalapit yung ating mga kaibigan dyan, mga inkanto at saka tikbalang. Basta na may asin, takot na yan sila para tayo lang ang magkakain mga par. So, ayan natin lang kung anuin mo na, paghalo-halo sa asin para matanggal daw yung kanyang amoy dyan mga par. So, sino ba nakakilala dyan sa ating panghalo? Yung karni hinaluan ng prutas mga par. Yan ang pang malakas ang halo dito sa aming planeta mga par dahil
Nakauwi tayo dito at nakabakasyon ng ilang araw. So, ito yung... At ayan, pwede na yan. At medyo malambot na yung papaya na dahil sa paghalo ng asin. So, hindi na makakalapit yung ating mga kaibigan dyan. Kaya, atin na itong titirayan. Adubuin muna natin yung karne, mga par. At utusan na lang natin ang ating napakalakas na ina. At napakamahal nating ina. So yan na lang ang maglagay ng oil muna, mga par, dahil medyo nahihirapan na tayo dito sa tumang kalisod. At lagyan lang natin yan ng tubig yan, para ating huhugasan muna yung bunga ng bayabas, mga par. Bago natin ilagay na doon yalo sa karne. So yan na ang buong proseso, mga par, nahugasan na natin. At ito na, nalagyan na ni mother ng oil at atin ang ilagay yung karne ng tikling, mga par. So, ito na yung karne ng tikling pala, mga par. Ay atin ang ilalagay. So kulang pa daw kaunti ng tuyo. Kaya lagyan lang natin ng tuyo kaunti. At imikos-mikos yan. Kailangan talaga na kamay talaga yung gamitin para mas malasa, mga par. At ito na, natapos na parang pagmikos-mikos, ilagay na natin sa ating kaldero na napakaputi ng ating kaldero. Talo pa yung balat ng kalabaw ng ating kaldero, mga par. Ang mga kaldero na dito, tita nyo naman. Pero yung ating mga, ayan, mga par, bago natin, atin ang imikos-mikos, ayan, para atin ang i-adobo. So, yung sarili niyang katas dyan, mga par, ang ating iluto muna bago natin lagyan ng sabaw. Pakatas muna natin yung maglabasan ang kanyang taba, mga par. At pagkatapos ng imikos-mikos, medyo tuyo na din. At ilagay na natin ang bunga ng bayabas yan, maya-maya lang, mga par. Medyo kita nyo na, ayan, talagang napakabango na. At pwedeng-pwede na lagyan ng bunga ng bayabas ang ating lutong tikling, mga par. Nako, napakasarap niya na. Ayan, pwede na yan. At atin ang sabawan muna. Sabawan na ng sabaw na galing sa ilog din, mga par. At lagyan ng isang galon para mas marami na rin at hindi gaano madaling maubos, mga par. Ayan, at mikos-mikos na agad. Pagkatapos yan ay atin lang pakuloyin ng ilang minuto at atin ang ilagay yung bunga ng bayabas nating panghalo dyan, mga par. Ayan na, tinahanapin yung bunga ng bayabas at dito lang ata yung banda. At ito pala, medyo tuyo na talaga at atin ang ihalo at ating ilagay ang bunga ng bayabas. Ayan, so pagkatapos lang natin ilagay, syempre mikos-mikos na naman yan. Hantayan lang natin ng ilang minuto para pwede na to natin makain at sariling gawa lang natin to ang pagluto ng mga dito sa aming probinsya. Yung karne ng tikling, lagyan ng bunga ng bayabas, mga par. At ito na, medyo masarap na at tikman lang natin kung sakto na ba sa ating panglasa. Yung hindi na makakalapit yung ating mga kaibigan dito, mga natikba lang sa kayeng kato. So atin lang medyo maalat kaunti para hindi talaga sila makalapit at tama-tama lang sa atin. So pwede na. Ano pang inintay nyo? Bam-bam na rin. So ito na, mga par, yung kanyang buong proseso. So atin na itong kukunin dito at ready to bamboo na. Bam-bam na, mga par. So yun, atin na itong ito na. So napakasarap. Ito na yung mga ating mga anak at ating ina. So, binitbit pa talaga yung kaldero dyan at ibinuhos na talaga. Nako naman, napaka talagang hindi na nagtira sa ating mga kaibigan, mga par. Ayan, marami salamat sa lahat na nanonood sa ating video at sa lahat ng sumusuporta sa atin, no? At God bless ating lahat. Bye-bye. Love you all. Baboo.